Hello. Hi, sir. Yes. Yes. Sir, what do you think are the achievements na nagawa po ninyo the past years that you're in the Senate that should convince voters to vote for you this time for your re-election, sir? Well, alam mo, ang gauge ng performance ng senador, hindi naman doon sa pamibigay ng mga programa sa mga taong bayan dahil hindi mo naman trabaho yan. Dapat ang gauge ng performance ng isang senador ay paano siya gumawa ng batas. So pagdating naman sa batas, paggawa ng batas, dapat ang gauge dyan kung ano mga batas na sponsor mo na nagiging batas. Kasi kung sabihin mong author lang, I can be an author to all the bills that is being passed in the Senate. Pero kung ang pinakamahirap kasi dyan, you sponsor ka because you will be the one defending the bill, you will be the one debating for it. So sa awa ng Diyos, may napalusot naman tayo ng mga batas. Although yung iba hindi pa nakalusot dahil nga very stiff yung opposition, medyo matagal tayo makalusot yung ating mga measures na in-sponsor. But for the record, meron naman tayong nagawa rin. Number one, yung PNP height, PNP, BGMP, BFP, Bucor, Height Equality Bill, napalusot natin yan. Yung BFP, Bureau of Fire Modernization Program, napalusot natin yan, naging batas na yan. Yung Anti-Terror Bill, we co-sponsor tayo yun, Anti-Terrorism Act. Co-sponsor tayo doon, we help in the passage of that law. So far, yun lang ang sabi ko sa inyo. Yung mga pending ko pa na medyo mabibigat yung restoration of death penalty for high-level drug traffickers ay medyo hirap ako dyan. Pero rest assured, hindi ako hihinto dyan. Ipaglalaban ko pa rin yan in the next Congress kung ako'y sisurdihin. At yung pagbabalik ng mandatory ROTC. Dahil kinakailangan talaga natin yan ngayon, lalong-lalo na yung nagbabadya na threat sa West Philippine Sea, kailangan natin ng malakas na reserves. And the only way that we can have a reserve that can be mobilized anytime is through ROTC. So, yan ang dalawang pa-priority natin na ipapail ulit kung tayo mananalo. Okay, Ms. Mara. And Sir Mara Cepeda from Singapore's Straits Times. Yes. So you're the subject of an ICC investigation, and these allegations are also being discussed now by your colleagues in the House of Representatives Quadcom. How do you think, sir, these investigations will affect your senatorial run? And tingin niyo po ba, sir, ay offshoot din po ito or epekto po ito ng kawalanan ng alyansa between President Marcos and the Dutertes? Well, alam naman natin yung what's behind all these investigations. They form part of a grand demolition job against us, the Duterte and the allies of Duterte. So, I leave it up to the people. The people know very well what is the real score. So, taong bayan na mag-decide kung talaga bang totoo yan o hindi, then makita natin yan sa resulta ng magiging resulta ng eleksyon. Kung sila naniniwala na si Bato ay masamang tao, then please, by all means, do not vote for me. Huwag niyo ako iboto. Pero kung kayo naniniwala na si Bato ay matino na tao at sinusugal ang kanyang buhay para labanan ang druga, kriminalidad, para maisalba ang kinabukasan ng kabataan, then please help me do that. Because I am going to do that. I am going to risk my life. I am going to risk my career. May personal life para dyan sa laban na yan. Hindi po ako atras. Kasi yung pag-launch namin ng War on Drugs ni President Duterte, hindi naman yung ginawa namin para kami yumaman, para kami magkapera. Ginawa namin yun para maisalba ang kinabukasan ng ating kabataan. Dahil talamak na talaga ang droga. Ngayon, look, what is happening right now? Bumabalik na naman sila. Oh, mga bata, nawawala. Na nakikidnap. Wala tayong balita kung nasaan yung mga bata na yan. So, hayaan ba natin yan na palagi na lang ganun?
we have to continue on doing what is good for this country. Huwag nating hayaan yung mga kriminal na yan. At ngayon, may mga drug lord na naman na tumatakbo. Maging mayor, magiging tatapang na nila ngayon, magpapayal ng COC. Mga drug lord, ha? Noong panahon ni President Duterte, nagtatago yung mga yan. Hindi yan nagpapakita. Ngayon, nagpapayal lang naman ng COC. Ano ibig sabihin yan? Ganun na ba kataga ang mga Pilipino? Na ibubuto ulit yung mga drug personalities na yan? So ano magiging mangyayari sa ating bansa? Diba? Kaya labanan natin yan. Sir, for the future of our children, sir, and our grandchildren. Sir, very quickly, has the ICC Office of the Prosecutor reached out to you for an interview? Wala. Merong nag-contact sa opisina, pero in-ignore man namin. Dahil alam man namin na wala silang jurisdiction sa atin. May nagkukontak sa opisina ko, pero in-ignore namin. Hindi namin kinausap. Hindi namin pinatulan. Baka mamaya, mga gagugago lang yun ng mga tao no, na sumasakay sa isyo. No? Nagpagawa ng pangalan na kung yaya, European daw sila na gustong mag-interview sa akin. Sabay-sabay eh. Nung pagputok ni, pagsabi ni Trillanes nung isyo na yan, meron nagtawag-tawag sa amin. Sabi ko, huwag niyong entertainin yan dahil baka mga siraulo lang yan na sumasakay sa isyo. Okay na? Okay na po, sir. Ha? Okay. Kukunti lang yung speech ko eh. Dapat babihan niyo dito sa interview. Oh. Questions ba? Wala ko? Last question. Okay. Sige okay. Po, last sige. Question. Hi, sir. Good morning. Opo. Okay. Paborito ko to. Sir, sabi niyo po kanina, ito lang ulit yung sinasabi, yung grand plan to destroy your image, yung lahat ng alay kay nakaalay kay Presidente. Yes. Nararamdaman niyo po ba kung talaga nag-work yun, considering na sa mga survey, may mga survey na lumalabas recently na kung dati nandun kayo sa top 6, kayo nila Senator Bongo, biglang pababa kayo. Depende yan. Kasi meron ding nakita kong survey na tumataas din ako. Hindi ko naman, I'm not fighting these survey firms. Ha? Naniniwala pa rin ako sa kanila, pero sige lang, titingnan natin. Pero as I've said, pwedeng negative or positive ang naging epekto nito. Nag-aalala ba kayo, sir? Nag-aalala kayo dun sa sinasabi nyo na non-stop na demolition job against you? Well, hindi ako nag-aalala dahil nakikita ko naman yung taong bayan. Kahit saan ako pupunta, naramdaman ko man din yung init na kailang pagtanggap sa akin. Kaya hindi sa nagmamayabang ako. Ha? That's my honest opinion. May honest opinion lang. Nakikita ko naman na tanggap pa rin nila ako. So, sige lang. Fight lang tayo. Mahaba pa naman itong kampanya. Sen, last na lang. May lumabas kasi na post ni Congressman Polong sa Facebook na sabi niya, nag-meeting, family meeting, Duterte family. Would you know ano yung pinag-meetingan? Talaga bang tatakbo, may tatakbo sa Senado na Duterte under the PDP? Well, so far, hindi pa final yung decision nila, no? Pero, yun nga, iniimbitahan namin since take out na si Mayor Basti Duterte sa PDP, we're hoping na sasama siya sa amin, tatabog senador. Pero ang requirement lang niya is dapat si Mayor, si President Duterte ang tatakbong Mayor ng Davao. Pero mukhang hindi pa na-finalize. So, nung last na National Convention namin sa PDP sa Davao, tinanong ko si Mayor Basti kung sasama na. Sabi niya, wala pang final, wala pa silang napag-usapan. Okay. Maraming salamat po. Salamat, thank you. Salamat sa inyo, ha. Salamat po. Hey everyone, welcome back to my channel. Today, I want to talk about the importance of respecting copyrights and trademarks when it comes to the content to create. You see, my channel is licensed under the Creative Commons license on YouTube, which means that I'm allowed to use certain anime and other promotional materials under the Fair Use Clause of the Copyright HT Law. This allows me to create engaging content for you all while ensuring that I'm not infringing on anyone's rights. It's crucial to remember that all copyrights and trademarks for the anime and other promotional materials are held by their respective owners. So,
When you're creating your own content, make sure to give credit where it's due and respect the intellectual property of others. Thank you so much for tuning in today. And I hope you found this information helpful. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel for more content like this.